Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Ang nakaraan sa high school league, napakaganda ng ipinapakitang laro ng Shouko laban sa Roman. At nagawa na ng Shouko na mapababa ng gusto ang kalamaan sa kanila ng Roman. Habang si Shinbu naman ay gusto ulit gawin ang kanilang ipinagbabawal na technique upang makabawi sa Shouko team. At dito na nagtatapos ang chapter 48 ng High School League. Pero isang paalala lang muna ang aking bibitawang salita para sa inyo na ang kwentong ito ay hindi pa napapatunayan kung isa nga ba itong fanmade o di naman kaya kasama talaga ito sa kwento ng Slam Dunk. Sa kadahilanan na nabasa ko lamang ito sa isang site at walang anumang larawan na nakalagay sa mga ito. Tara, umpisahan na natin ang chapter 49 ng High School League. Ginamit na nga ulit ni Shinbu ang kanilang ipinagbabawal na technique sa kupunan ng Shouko na naging dahilan upang muling matulala ng gusto itong mga malalaro ng Shouko at ikinatuwa talaga ng gusto nitong mga malalaro ng Roman dahil na nga sa muling gumana ang ipinagbabawal na technique nila sa Shouko team. Kaya naman, itong si Shinbu ay agad na sumigaw kay Yohe upang maituloy na nila ang kanilang plano. Yohe! Bilisan mo! Ikaw na ang tumapo sa nasimulan ko! Dalian mo, Yohe! Samantalayin na natin ang kanilang pagkatulala! Yan ang sigaw ni Shinbu na naging dahilan upang agad na kumaripas ng takbo itong si Yohe papunta sa kinaroroonan ng bola. Habang itong si Shinbu naman ay bigang na pangiti sabay na pabulong sa kanyang sarili. Yari na kayo, Shouko! Ngayon, siguradong kami na ang lalamang dito sa unang yugto. Hindi nyo na kami magagawang habulin pa. Lalo na ngayon na tumatalab sa inyo ang aming ipinagbabawal na technique. Kaya naman, ito na ang lagi naming gagamitin upang matambakan kayo dito. Yan ang sabi ni Shinbu sa kanyang sarili. Ngunit, laking gulat ni Shinbu dahil na nga sa biglang ngumiti itong si Sendo. Hoy Shinbu, ano ba yung iningiti-ngiti mo dyan? At ano ba yung binubulong-bulong mo dyan sa iyong sarili? Akala mo ba talaga gumagana ang technique nyo sa amin? Pwes, yan ang malaking pagkakamali ninyo. Dahil kahit kailan, hindi gagana ang ganyang technique sa amin. Dahil meron kaming isang malalaro na mas malala pa ang technique sa inyo. Kaya naman, malabong gumana sa amin ang ganyang taktika. Ngayon, kami naman Shinbu. Kami naman ang babawi sa posisyon na ito. Yan ang sabi ni Sendo. Sabay tumalo ng mataas papunta sa kinaroroonan ng bolang ibinato ni Shinbu. Habang itong si Yohe naman ay biglang napahinto sa kanyang pagtakbo. Dahil na nga sa bigla din itong nagulat. Dahil sa biglang lumabas sa kanyang harapan itong si Fujima. Ano? Pero paano? Paano ka nakakapag-depensa pa ng ganyan, Fujima? Hindi ka ba tinatabla ng pinagbabawal namin na taktika? Pero imposible naman hindi ka tabla nito. Dahil sobrang epektibo ng ganitong taktika namin. Yan ang gulat na sabi ni Yohe. Habang itong si Fujima naman ay natatawa kay Yohe. Nakakatawa talaga ang inyong kupunan, Yohe. Masyado kayong umaasa sa ganyang taktika. Ngayon, masasabihin ako sa iyo na ang ganyang klaseng taktika ay hindi uubra sa aming kupunan dahil sa meron kaming isang kasamahan dito na mas malakas mang trikes sa inyo. Kaya naman, malabong gumana sa amin ang ganyang klaseng taktika ninyo. Yan ang sabi ni Fujima. Pero, bakit kanina? Gumana naman ang ganitong taktika sa inyo ah. Anong ibig sabihin nun? Yan ang pagtatakang tanong ni Yohe. Ah, yun ba? Talagang nagulat kami sa ginawa nyo kanina. Pero hindi ibig sabihin nun ay naaapektuhan kami doon. Dahil walang silbi talaga ang ganong taktika sa amin. Kaya naman, ngayon na inulit nyo yun, ito na ang malaking pagkakamali ninyo. Dahil sa posisyon na ito, kami naman ang magpapatakbo ng laban na ito. Yan ang sabi ni Fujima. Habang itong si Sendo naman ay nagtagumpay na nga sa pagkuha ng bolang ibinato ni Shinbu sa itaas. At nang hawak man ni Sendo ang bola, agad niya din naman itong ibinato papunta sa kinaroroonan ni Ryota. Miyagi! Ikaw na ang bahala! Bumaba na kayo agad at siguraduhin makakagawa kayo ng puntos! Yan ang sigaw ni Sendo. Sabay ibinato ng sobrang lakas ang bola papunta sa kinaroroonan ni Ryota. Habang itong si Ryota naman ay agad na nakuha ang bola at mabilis niya itong idrinibol papunta sa kanilang basket. Ngunit, itong mga manlalaro ng Roman ay agad na nakabawi sa kanilang depensa. Kaya naman, agad silang nakakahabol sa kumakaripos na takbo ni si Ryota. Hoy Bansop, hindi mo kami magagawang maiwanan pagdating sa bilis dahil masyadong maliit ang iyong bias kumpara sa amin.
Kaya naman, malabo mo kaming magawang iwanan. Kung ako sa'yo, huminto ka na at ibigay na ng kusa sa amin ang bola para hindi ka na mapahiya pa sumama nanonood. Yan ang sabi ni Hao na talaga namang kumakaripas ang takbo papunta kay Ryota. Habang itong si Ryota naman ay biglang huminto, sabay iningintu din ito ang pag-dribble sa bola na labis na ikinatuwa talaga ni Hao. Naison Bansot, sa wakas, nakinig ka sa mga sinasabi ko. Ngayon, ibigay mo na sa akin ang bola. Yan ang sabi ni Hao. Habang itong si Ryota naman ay biglang napangiti sa kanyang sarili. O sige, ibibigay ko na ang bola. Ngunit, hindi sa'yo. Dahil ibibigay ko ang bola sa aking kasama. Ngayon, humanda na kayo, Roman. Dahil hinayaan yung malibre ang aming sniper. Yan ang sabi ni Ryota. Sabay nolukpas ang bola papunta kay Mitsui. At nang hawak na ni Mitsui ang bola, hindi na ito nagdalawang isip pa at hindi na ito nag-aksiya pa ng oras. Kaya naman, agad itong tumalon at tumira ng isang napaka-solid na tres. At sa pagkakataon na ito, wala nang nakasabay pa kay Mitsui. Kaya naman, nagawang maipasok ni Mitsui ang kanyang tira sa kanilang basket na naging dahilan upang makuha na nila ang kalamaan sa Roman. At ang buong tagahanga ng Shoupu ay labis na nagwawala sa kanilang kinauupuan. Dahil na nga sa nagawa ng makuha ng Shouko ang kalamaan sa Roman. Ayos! Nice one, Shouko! Lalo na kay Senda at Fujima! Napakatindi ng ginawa niyong pagpigil kina Yohe at Shimbo! Tapos ikaw na magbulilit! Ang ganda ng ginawa mong pagpasa kay Mitsui na naging dahilan upang makapuntos ito ng libre! Napakaganda talaga ng tandem ninyo! Wala pa sila Rukawa at Sakuragi niya na! Nagagawa niyo ng makasabay sa Roman! Paano pa kaya pag andyan na sila? Siguradong baka matambakan nyo ng uso ang kupuna ng Roman. Sige, Shouko, ipagpatuloy nyo lang yan. Huwag nyo nga hayaan na makuha ulit ang Roman ang kalamaan sa inyo. 23 segundo na lang ang natitirang oras para sa unang yugto na ito. Kaya naman, galingan nyo sa depensa upang hindi na sila makapuntos pa. Go, Shouko! Depensa! 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 Yan ang sigawan ng mga tagahanga ng Shouko. Habang itong mga tagahanga ng Roman naman ay natulala sa ginawang paglamang ng Shouko sa kanilang kukuna na sinusuportahan. Nagawa nilang malamangan ng Roman? Pero imposible ito. Napakalakas ng Roman para magawa nilang malamangan ng ganon. Grabe, hindi talaga ako makapaniwala sa ginawa ng Shouko na ito. Lalong-lalo na kila Sendo at Fujima. Napakatindi nila maglaro. Talaga nga namang tunay silang mga all-star player ng Kanagawa. Nakakabilib sila. Hindi ko talaga inaasahan na magagawa pa nilang makalamang sa Roman. Dahil ang pagkakaalam ko, kapag nawala ang may pulang buhok at yung ace player ng Shouko na si Rukawa, ay parang pilay na ang galamay ng Shouko. Ngunit, hindi pala. Dahil meron silang mga nakareserbang mga manlalaro na kayang sumabay din sa Roman. Nakamanga sila. Ngunit, kahit na ganun pa man, alam kong hindi papayag ang Roman na ganituhin na lang sila ng Shouko. Kaya naman, nakatitik ako na may gagawin ng Roman dito upang makuha ang kalamangan ulit sa Shouko. Yan ang usapan ng mga tagahanga ng Roman. Habang itong coach ng Roman ay biglang tumayo at pumunta sa committee upang humingi ng timeout na naging dahilan upang agad na pumito ang referee. Roman! Timeout! Ang lahat ng manlalaro ay magsibalik na muna sa kani-kanilang bench. Yan ang sigaw ng referee. At dito na nagtatapos ang Chapter 49 ng High School League. Isang nakakabiting katapusan na naman ang ating nasubaybayan, mga ka-anime. Kaya naman, patuloy pa nating subaybayan ang mga susunod na chapter. At kung nagustuhan nyo ang ating kwento, share nyo na ito at mag-iwan na din kayo na isang like para mas ganana kung gumawa pa ng mas maraming video. At maraming salamat nga pala sa mga hindi nag-i-skip ng ating ads.